Hi! Maidea ka ba kung ano ang yellow fever vaccine at kung para saan ito? Well, panoorin mo ng buo ang video na ito dahil pag-uusapan natin ngayon ang tungkol dito. Bago ang lahat, pag-uusapan muna natin ngayon kung ano ang yellow fever. Ano nga ba ang yellow fever? Ito ay isang acute viral hemorrhagic disease o isang virus na tinatawag na arbovirus na nakakaapekto sa pamumuo ng dugo. Ito ay nakukuha sa simpleng kagat ng Aedes at Haemoglobin species na lamok. Ang klase ng lamok na ito ay madalas na nakikita sa ating mga pamamahay at sa mga magugubat na lugar. Ito ay laganap sa Africa at Central and South America. Ano-ano naman ang mga sintomas ng yellow fever? Sa loob ng 3 to 6 days, maaari kang makaramdam ng mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, pagduduwal, pagsusuka at panghihina. Pansamantala itong humuhupa pagkatapos ng 3 hanggang 4 na araw at sa loob ng 24 oras ay babalik ang mga sintomas na gaya ng mas mataas na lagnat, pananakit ng tiyan, ihi na tila may halong dugo at paninilaw ng balat at mata na sinyalis na apektado na ang iyong atay at bato. Maari rin magkaroon ng pagdurugo sa ating mata, ilong, bibig at tiyan na sanhi ng pagkamatay. So ano ang dapat gawin para maiwasan ito? Ayon sa WHO at CDC, kailangan panitilihin natin na malinis ang ating kapaligiran. Iwasan ang pagtatambak ng tubig lalo na kung wala itong takip, pagsusuot ng mahabang damit at paggamit ng mosquito repellents. Ngunit ang pinaka-importante at pinakamurang paraan ay ang pagtanggap ng yellow fever vaccine. Sino ba ang dapat at hindi dapat tumanggap ng yellow fever vaccine? Dahil ito ay nakukuha sa kagat ng lamok, ang mga tao na may edad na 6 pataas na bibiyahe o nakatira sa isang lugar na may mataas na populasyon at laganap ng yellow fever ay kailangan na magpabakuna. Kagaya ng ibang bakuna, ang pananakit ng ulo, mga kalamnan at lagnat ay inaasahan pagkatapos makatanggap nito. Samantala, hindi dapat tumanggap ang mga sanggol na may edad na 9 na buwan at bababa, mga taong may allergies sa itlog, mga taong may mababang resistensya na dulot ng HIV or AIDS, cancer at iba pang mga sakit na naaapektuhan ang kakayanan ng katawan na labanan ang anumang mga virus or sakit. Sa ating mga senior citizens, mga buntis at mga nagpapasuso, hanggat sa maaari ay iwasan ang bakuna na ito dahil ayon sa CDC, may posibilidad itong magkaroon ng masamang epekto gaya ng abortion, minor skin malformation at impeksyon sa utak ng bata o encephalitis kung tawagin. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin itong pinag-aaralan ng ASIP or Advisory Committee of Immunization Practice kaya pinapayuhan ang mga biyahero na hanggat sa maaari ay iwasan ito. Ilang beses ba kailangan magpabakuna? May dalawang klase ng formulation ng yellow fever vaccine. Meron itong single dose at multi-dose. Sa single dose na vial, isang pasyente, isang vial, isang turok. Samantala, ang multi-dose ay isang vial na paghahatian ng 5, 10, 20 o 50 na pasyente depende kung ano ang advised dose na nakaasaad sa pakete ng vial. Isang turok lang din ito, ngunit dahil madaling mapanis ang bakuna na ito, hanggat maaari ay kinukumpleto muna ng mga vaccinators ang required number of recipients bago sila magbukas ng bagong vial. Maliban dito, may tinatawag tayo na fractional dose. Ang fractional dose ay 1/5 sa required dose. Ito ay madalang binibigay dahil hindi ito pangmatagalan. Ginagawa lang ito kung may limited vaccine availability at may outbreak. Kailangan ba ng booster? Initially, hindi kailangan ng booster dahil lifetime ang validity ng full shot ng bakuna na ito. Ngunit, kung may outbreak at more than 10 years ng bakuna mo, ay ina-advise ito for extra protection. Saan makakakuha ng yellow fever vaccine? Ang BOQ or Bureau of Quarantine ang tanging ahensya na inatasin ng WHO na maaring magbigay ng yellow fever vaccine sa Pilipinas at mag-issue ng International Certification of Vaccination or ICV na isa sa mga travel requirements. Speaking of travel requirements, tara, sagutin natin ang mga karaniwang tanong tungkol sa yellow fever vaccine at ICV. Pero bago ang lahat, I would like to thank Bayjoy Grupo for sharing her experience in BOQ and urging me to make a video about our topic today. So first question, magkano ba ang yellow fever vaccine sa BOQ? Ang single dose ay 2,000 pesos, samantala ang multi-dose ay 1,500 pesos. Pwede ba ipagsabay ang polio at yellow fever?
Yes po, so far wala pong interaction ang yellow fever sa ibang vaccines kagaya ng polio. Ano-ano naman ang mga dapat iwasan pagkatapos magpabakuna? Sa loob ng isang linggo, iwasan ang labis na paglalaro ng sports, anumang operasyon, pagbibilad sa araw, pag-inom ng alak at sauna or steam bath. Iwasan rin na mag-donate ng dugo at pagbubuntis sa loob ng 4 na linggo hanggang 3 buwan. Paano kung ang traveler ay bata at papunta sa Saudi? Exempted ba sila? Ayon sa update ng Saudi Embassy at kakulangan ng supply sa Pilipinas, hindi na po mandatory na both yellow fever at polio ang vaccine. Either of the two na lang po, dahil ang polio ay karaniwang binibigay ng LGU or Pedia Clinic sa murang edad ang mga bata na may 5 taon at pababa, whether pinanganak man sa Pilipinas o sa abroad, ay maaaring ipakita ang kanilang original na baby book in lieu of the ICV or yellow card as a travel requirement. Provided na naka-indicate a complete name ng vaccine, lot number at administering physician. Kung sakaling hindi kumpleto ang mga detalye, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na LGU at humingi ng vaccine certification from them. Samantala, sa mga batang ng edad na 6 pataas, mandatory po na magpabakuna sa BOQ at mag-secure ng ICV. Tandaan, kung ang bata ay 9 years old at below, nire-require po ng BOQ ang pedia clearance for vaccination bago nila ito ibigay. That's it guys! Thank you for watching!